Mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome po dito sa RA Fentes Apologetics page. This morning or today, ang ating tatalakayin kung bakit hindi tayo nagbabawal pagkain ng baboy ayon sa Biblia. Kasi marami po ang mga nagtuturo na ang baboy ay bawal kainin sa mga Kristiyano. Ang atin pong tinutukoy ay ang mga Kristiyano. At alam po natin ang mga Kristiyano sa atin pong pagkaalaman doon po base sa Biblia. Ang mga Kristiyano ay mga believers and followers of the Lord Jesus Christ at sa kanyang mga salita. Kaya ang mga Kristiyano ay mga banal, mga ligtas at mga pinagbabanal ng Diyos o kaya ang iglesia na siyang katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya bakit po tayo hindi nagbabawal at na may ibang mga grupo na nagbabawal sa pagkain sa baboy? Ngayon pong umaga atin pong tatalakayin yan. Dito po sa Biblia, kung atin pong pag-aaralan, ay malalaman natin na talagang pinagbabawal ang mga pagkain doon po sa lumang tipan. Atin po yung mababasa sa Levitico 11 at saka sa Deuteronomy 14. Diyan po natin mababasa yan. At atin pong babasahin ang dalawang talata dito sa Levitico 11. At akin pong babasahin ang Tagalog Biblia. Ang sabi po dito sa Levitico 11:3, alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayunmay, huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Verse number 7. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Malinaw po sa ating binasa na merong kausap ang Diyos dito sa verse number 1. Ang sabi dito, at sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Maliwanag po mga kapatid at mga kaibigan na merong kausap ang Diyos si Moises at si Aaron at ito ay sasalitain sa bayan ng Israel. Ang bayan ng Israel, mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang piniling bayan ng Diyos. Sila po ang bayan ng Diyos sa Old Testament at sila yaon pong binigyan ng mga kautusan ng Diyos at sa lahat ng kanyang mga pamamaraan. Ito po ay ating mababasa dito sa Awit. Basahin po natin Awit 147, Psalm 147, verse number 19 and verse number 20. Ang sabi po sa Biblia, kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Hakob, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa at tungkol sa kanyang mga kahatulan, hindi nila nalaman. Purihin ninyo ang Panginoon. Ito rin po ang mababasa natin dito sa Roma 3. Basahin po natin ang Roma 3, verse 1 hanggang verse number 2. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Malinaw po sa ating binasa ang advantage o itong mapapakinabang sa pagtutuli o mga Hudyo, kahigitan ng mga Hudyo. Dahil sa kanila, ang mga aral ng Diyos, mga palatuntunan ayon sa Awit 147 kanina ating binasa, sila ang binigyan ng aral ng Diyos, lalo na po sa Old Testament. Ito, mababasa pa rin natin sa Roma 9, verse number 3 and 4. Sabi dito,
sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay ikaitakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup, ang mga kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Malinaw po na ating mabasa dito mga kaibigan at mga kapatid na ang Israel, ang Israelita, mga Hudyo, sila po ang bayan ng Diyos sa Old Testament. Sila ang binigyan ng aral, ng kautusan, palatuntunan ng Diyos dahil sila po ang piniling bayan ng Diyos. At yan po ay mga Hudyo sa laman. Ang mga tayo na mga hindi Hudyo, hindi kabilang sa 12 tribo, tayo po ay tinatawag na mga Hintil. Kaya itong mga kautusan ng Diyos patungkol sa mga pagkain, lalo na po ang yung binasa, Levitico 11 at saka Deuteronomy 14, yan po ay para sa Israel. At notice, ating nabasa kanina, ito po ang ating nabasa kanina, ang sabi po sa English doon ay ang sabi, it shall be unclean unto you. He is unclean unto you. Kasi nga, sila yaong bayan ng Diyos na binigyan ng kautusan ng Panginoong Diyos dito sa Lumang Tipan. Ngayon, dito po sa ating nabasa, kahit sa Deuteronomy 14, ito po ang ating mababasa. Babasahin din po natin ang Deuteronomy 14. Verse number 1, ye are the children of the Lord your God. Ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead. For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all nations that are upon the earth. Ayan. At dito po, ang sabi dito, sa verse number 7, ang sabi dito, nevertheless, these ye shall not eat of them that chew the cud, and of them that divide the cloven hoof, as the camel, as the hare, and the coney, for they chew the cud, but divide not the hoof, therefore they are unclean unto you. Unclean unto you. Hindi po sinabi na unclean ito para sa lahat, kundi ito po ay unclean unto you. Now, by the way, sasabihin doon po sa panahon ni Noah, meron pong unclean and clean doon. Alalahanin po natin na ang sumulat po doon ay ang Panginoong, si Moises. Siya po yung sumulat doon na yun po yung nangyari doon at meron pong mga tinatawag natin na parang headline dito po sa Biblia na para bang meron po siyang ipapakilala, the first mention principle sa paggamit ng Biblia, at doon natin yan malalaman later on. Ngayon, nakita na po natin na meron po talagang pinagbabawal ang Diyos sa bayan ng Israel. Kaya ito po ang pagbabawal ng pagkain, lalo na po sa baboy, hindi po ito ibinigay sa ibang mga bayan na mga Hintil. Hindi po ito ibinigay sa atin. Ito ay pinagbabawal lamang doon sa mga Hudyo. Bakit? Dahil sila yung piniling tao ng Diyos, sila yung bayan ng Diyos doon po sa Lumang Tipan na binigyan ng kautusan, binigyan ng palatuntunan, lahat upang sila'y maging banal na tao o kaya ibang tao or peculiar people. Pinagkaiba talaga sila sa lahat ng mga bansa. Kaya pinagbabawal silang kumain ng baboy. Kaya ang dealing po ng Diyos sa kanyang bayan, ito po ang kanyang mga pinagsasabi dito sa ating mga nabasa. Totoo, nabawal ang baboy at ibang mga pagkain sa mga Hudyo sa Lumang Tipan. Ngayon, dito po natin makikita mga kapatid kung bakit hindi tayo kasali doon at hindi tayo nagbabawal pagkain ng baboy. Dahil po tayo ay nasa Old and sa New Testament. Sa New Testament po mga kapatid at dito na sa paggamit ng Biblia na may malaking kaibahan ang mga Hudyo, ang mga Hintil at ang Iglesia.
Ito po ang sabi ng talata sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 32. Babasahin muna natin sa English. Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Malinaw po na mayroong tatlong klase ng tao dito po sa New Testament. At yan po ang ating dapat tandaan pagka tayo po ay mag-aaral sa Biblia. Meron tatlong klase ng tao. Sabi dito, merong Hudyo, merong mga Hintil, pero meron Church of God. Ano-ano po ang mga Hudyo? Ang mga Hudyo, sila po yung 12 tribes of Israel. Sila po yung mga bayan, sila ang bayan ng Diyos, piniling tao ng Diyos sa laman. Sa laman. So, yung biological po ang ating pinag-uusapan, mga Hudyo. Ngayon, merong mga Hintil. Ay napakasimple, ang mga Hintil po ay yung mga hindi Hudyo, hindi kabilang sa 12 tribes. Kaya tayo, no, mga Pilipino, mga Amerikano, Indiano, no, lahat, Asyano, yan, hindi, pagka hindi tayo Hudyo, tayo po ay considered Hintil. Ngayon, meron pong sinasabi dito, Church of God. Kaya ang Church of God, ito po ay mixture na ng Hudyong laman. At saka sa Hintil na mga laman, no, tayo ay hindi kabilang sa 12 tribes din. Kaisa tayo pagka tayo'y sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pagka ikaw at ako sumampalataya, Hudyo man o kaya Hintil man, tayo po ay mapabilang dito sa Church of God. Kaya dito tayo, no? Dito tayo dahil merong palatuntunan, kautusan ang Diyos para sa mga Hudyo. Ngayon, iba po ang kautusan at palatuntunan ng Diyos dito sa iglesia. Kaya yun po ang ating tinutukoy. Hindi pinagbabawal ang pagkain ng baboy sa mga sa iglesia. Hudyo man o Hintil man sa laman. Pagka magkaisa yan, pagka siya isasampalataya sa Panginoong Hesukristo at magkaisa dito sa iglesia, hindi po pinagbabawal ang pagkain. At yan po ang ating mababasa dito sa Biblia. Ngayon, atin pong uunahin na kasali na po ang mga Hintil dito sa New Testament. Dito po natin makikita, lalo na po kung babasahin niyo po ninyo ang Roma 11. At dito, meron po tayong tinatawag na apostol sa mga Hintil na si Pablo. Kaya tumawag talaga ang Diyos ng isa pang apostol dito. Ang apostol Pablo, siya ay nangaral para po sa mga Hintil na nasa iglesia. At meron din po siyang aral patungkol sa mga Hudyo. Talagang nasa iglesia. Yung nasa iglesia po, 13 epistle, no? Kung hindi natin isasali ang Hebrews, ay 13 epistle po nangaral ang Apostol Pablo. Ito na po ang aral para sa ating mga Kristiyano o kaya sa iglesia. Atin po itong mababasa dito sa New Testament from Book of Romans hanggang Philemon kung hindi natin isasali ang Hebrews. Kaya sa 13 epistle of the Apostle Paul, walang kahit isang talata na nagbabawal ng sa iglesia na pagkain ng baboy. Wala pong doon, no? Walang sinabi na pwedeng kainin, no? Word for word, verbatim, or kainin ninyo ito, ang baboy, wala. Hindi tayo ganun na mapagamit ng Biblia. Pero meron pong mga sinasabi ang Apostol Pablo kung ano-ano yung kainin. Kaya dito, ang aral ng mga apostol, lalo na po, uunahin natin sa Hebrews chapter 1. Dito po natin mababasa ang kaibahan ng Old and New Testament. Hebrews chapter 1 verse number 1 ang sabi, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets hath in these last days spoken unto us. Ito na po yung author. It's either si Pedro ba kaya o si Lucas o kaya si Pablo. Most scholars they believe it's Paul. Ang sabi, spoken unto us by his son, the Lord Jesus Christ, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Alalahanin po natin mga kapatid at mga kaibigan, na noon pong ang Panginoong Hesukristo ay papabalik na po sa langit sa kanyang Ama, sa Matthew 28, ito po ang ating mababasa.
Matthew 28 verse 18 hanggang 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Lahat ng kapangyarihan ibinigay sa akin. Yeah, yun po yung ating binasa sa Hebrews. Parallel po sila. At ang sabi sa Matthew 28:19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Notice, whatsoever I have commanded you. Meron na pong command ang Panginoong Hesus Kristo para po sa iglesia. Ito po ang unang iglesia, ang 11 apostles. And then sa Acts chapter 1, naging 120. And then may naanib na mga 3,000 souls, Acts chapter 2. So ang iglesia binigyan po ng kautusan, palatuntunan. Dito sa New Testament, nung itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya ngayon, dito ang kanyang mga palatuntunan at kautusan, mababasa natin, manggagaling po sa Panginoong Hesukristo. At doon sa kanyang binigyan ng kanyang aral, ang mga apostol. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, ang mga apostol o ang Panginoong Hesukristo, never po yan na nagbawal sa pagkain ng baboy. Ang kanilang palusot ay hindi kumain ang mga apostol o ang Panginoong Hesukristo ng baboy ay hindi naman yon ang issue dahil wala talagang mabasa at hindi tayo nakabatay doon sa practical na nakikita o kaya kahit na yung kanilang mga kinakain, i-record pa sa Biblia, hindi na po. Doon po tayo sa aral. Sa aral po natin, ibabatay ang katotohanan, lalo na po ang ating pananampalataya at ang ating mga gawain, faith and practices. So ang mga apostol at ang Panginoon Hesukristo, never pong nagbawal yan. Kailangan ba yung ibawal? Kailangan dapat ibawal yon dahil iba po ang palatuntunan at kautusan ng mga Kristiyano o kaya ng iglesia. At dito yan, mababasa po natin yan. Kaya ang Apostol Pablo, siya ang tinawag upang mangaral at magbigay ng lahat ng mga aral po sa ating mga Kristiyano o ng iglesia. Kaya in the Lord Jesus Christ and the apostles na nagsulat and then 13 epistles of the Apostle Paul, never pong mabasa na pinagbabawal ang pagkain ng baboy. Kaya ngayon atin pong balikan ito pong sinasabi ng Apostol Pablo dito sa Galatia 2. Mababasa natin. Galatia 2 verse number 7. But contrarywise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter. Ayan. At dito makita natin na ang apostleship, verse 8. For he, that's God, that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. Ayan. Kaya sa mga hintil, ang apostleship. Kaya Apostle Pablo. Kaya ngayon dito, mababasa po natin like here. Dito po sa verse number 12. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. And the other Jews dissembled likewise with them, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of the Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Nakikita po natin mga kapatid na ang pangyayari ay kumakain po sila sa mga hintil dahil bawal po na makisalo ang mga Hudyo kahit pumasok sa bahay ng hintil. Yun po yung Old Testament, yun po yung kostombre nila dahil nga Gentiles, they are unclean people. Kaya ngayon, dahil sila ay nasa iglesia, nakisalo sila sa pagkain, nung dumating yung mga Hudyo galing sa Jerusalem, sila ay nag-sialisan. Ayan, ngayon, ang sabi ng Apostol Pablo,
if thou being a Jew livest after the manner of the Gentiles. Meron pong manner of life ang mga Hintil na kaiba po sa manner of life ng mga Hudyo. Ang sabi ng Apostol Pablo, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Kaya pagkasabihin natin na yung manner of living ng mga Hudyo, nasusulat po yan sa kanilang mga kautusan, palatuntunan. Pero yung manner ng mga Hintil, wala pong mga pagbabawal, kahit mga pagkain, wala sila dahil iba po ang mga Hudyo sa mga Hintil. Ngayon, dahil nagkaisa sa iglesia, ang kanilang pamumuhay, nasa kanila kung magpapatuloy po sila sa kanilang pamumuhay. Kung ang mga Hudyo ay hindi pa rin kakain ng baboy, ay nasa kanila yon. Pero hindi natin, why compellest, na bakit pipilitin natin ang mga Hintil na mamuhay kagaya ng mga Hudyo? Magkaiba po ang pamumuhay ng mga Hudyo sa pamumuhay ng mga Hintil. Pero sa aral, magkaisa po ng aral. Ngayon, ang atin pong makikita, ang Apostol Pablo ay nagsasabi dito sa Roma, ito po ang prinsipyo ng Biblia, Roma 14. Dito po sa Romans 14 verse number 2, ang sabi, for one believeth that he may eat all things. Another who is weak, eateth herbs. So dito, ang sabi, let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him that which eateth not judgeth him that eateth, for God hath received him. Diyan na po natin makikita na ang prinsipyo, merong kumakain ng lahat ng mga bagay. Ito po ay exaggeration. Ang ibig sabihin po ng exaggeration na all things ay alam natin na yung kinakain po niya, yung gusto niyang kainin. For one believeth that he may. Okay? One believes. Ang isa daw ay nananampalataya, naniniwala, na makakain niya lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, wala po siyang bawal. Kainin niya lahat. Okay? Meron po yun doon sa iglesia. So, I believe this is the Gentile. Now, ito po yung mga Hintil dahil hindi po kailanman sila pinagbabawalan ng pagkain. Tapos ang sabi, another who is weak, eateth herbs. Now, merong mga vegetarian lamang, ayaw kakain, no? Sounds familiar. Ayaw kakain ng lamang kate, vegetarian. So, do not despise him that eats. And then, the one that eateth not, do not also judge. Okay? Do not also judge because God hath received him. So meron na pong merong kalayaan. Okay? Meron pong kalayaan. At ang dito sa Biblia, makikita natin mga kapatid, na ang sinasabi dito na dapat ay verse number 14, I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. Okay? Yan po yung sabi ni Apostol Pablo. There's nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. To him it is unclean. Kung unclean yan para sa'yo, edi unclean yan. Dahil wala daw unclean of itself. Yan po ang sabi ng Apostle Pablo. But if thy brother be grieved with thy meat, thou walkest not charitably. Destroy not him with thy meat for whom Christ died. So the principle here, kung ating babasahin, is that kung ang ating hindi natin kakainin, okay, dito po sa verse 21, it is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth or is offended or is made weak. Kaya kung hindi ka, meron kang brother, meron kang kapatid sa pananampalataya na hindi kumakain ng baboy, ay pagkakasama mo siya, huwag ka na lang din kakain para hindi po siya ma-stumble. Dahil sila po ang tinatawag na mga weak. No? Ang mga Hudyo, sila ay tinatawag na weak sa pananampalataya na maraming mga bawal dahil yun ay nadala pa nila galing sa kanilang palatuntunan at sa kanilang mga commandments sa kanilang laman. Pero hindi na po yan sa iglesia. Bakit? Kasi sa iglesia, ang pamamahala ng mga apostol ay hindi na po sa laman, kundi ito po ay sa Espiritu. 2 Corinthians chapter 3, ang sabi po sa verse number 6, ang sabi dito, Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth,
but the Spirit giveth life. So ito pong ministration ng Spirit, Espiritu. Kaya hindi na po labanan sa laman. Hindi na po about sa laman na katulad ng Israelites noon, ang dealing ng Diyos sa kanila ay sila'y magiging kakaiba sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng kanilang manner of life. Pagkain, kausuutan, lahat. Pero sa atin po ngayon, ang prinsipyo ay spiritual na pamamahala sa New Testament. Kaya ang Apostol Pablo ay nangaral na pwedeng kainin lahat ng pinagbibili sa pamilihan. Dito po tayo sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 26. Sabi po dito, verse 25, whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake. Kaya ang sabi dito, kung anuman ang pinagbibili sa pamilihan, yan ang kanin ninyo, anuman. Hindi po dapat sasabihin ng Apostol Pablo na anuman, tapos ang sasabihin is pipiliin lang kung ano yung pwedeng kainin o kaya hindi unclean or yung mga clean lang ang kakainin. Hindi po sasabihin ng Apostol Pablo at hindi rin po ang Korinto ay majority, hintil po ito. Hintil po. Ang sabi, whatsoever is sold in the shambles, that it asking no question for conscience sake. Hindi rin po sasabihin ng Apostol Pablo na itong talata na ito, kung ang lahat ng pinagbibili dyan ay puro clean. Bakit mo sasabihin pa na whatsoever is sold? Ibig sabihin, ang mga pinagbibinta doon sa mga sa katayan o kaya sa merkado. At ito, ang talata na ito, hindi po ito applicable sa kanila lamang. Kaya applicable din po ito sa atin. Kung ano man ang aral ng iglesia noon, yan din po ay aral natin. Yes, we have to check the context. We have to check the history and history of this church, ang Korinto, o ano man yung pamilihan. Yes, but ito ang aral. Aral na din ito natin. Hindi po pwedeng sa kanila lang yan. Hindi po sa atin. Hindi po ganun. Ang sabi po ng Biblia, whatsoever is sold in the shambles, that it asking no question for conscience sake. Bakit? Verse 26. For the earth is the Lord's and the fullness thereof. For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang Diyos po ang may-ari niyan. Ang Diyos ang may-ari. Dito po sa verse number 27. If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. Ayan, kung merong hindi sumampalataya, hindi mananampalataya, at may pista, at ikaw ay you are disposed to go, mapunta ka talaga doon, whatsoever is set before you, kung pista. Hindi naman natin sasabihin na, ay sa kanila lang yan, hindi po. Ito po'y aral sa iglesia. Ang aral ng iglesia sa Korinto, ganun din yung aral natin. Hindi pwedeng magkahiwalay po dahil ang mga hintil, na mga naligtas na majority sa church at Corinth dahil si Apostol Pablo, siya nga ay apostol ng mga hintil. Dito po natin makikita na ang kanyang utos kung anuman ang ihain. This is the time that the Apostle Paul, even mamaya babasahin natin 1 Corinthians chapter 8 patungkol po sa paghain, sa pagkain sa Diyos-Diyosan. Now this is the time. This is the perfect time that the Apostle Paul, kung tama po ang aral ng SDA, na pagbabawal ng baboy o mga ibang mga pagkain, this is the perfect time that the Apostle Paul will teach them. Doon pa sa Roma 14. Ngayon sa 1 Corinthians 8 and then sa 1 Corinthians 10, binalik-balikan at mamaya 1 Timothy chapter 4. Alright, again, uulitin ko, this is the perfect time na sabihin ng Apostol Pablo, huwag kainin ang mga karumaldumal, ang mga unclean. This is the perfect time because he is talking about pagkain. He is talking about shambles. He is talking about a feast, kung anuman ang ihain. Pero alam po ninyo, ang huwag kainin, verse 28, but if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that should it.
Hindi rin po dahil sa idols o kaya dahil sa ginawa, hindi. Kundi doon sa nagpakita o yung nag-reveal o yung nagsabi sa iyo. Pagka may magsabi sa iyo, itong mga pagkain na ito, this is offered in sacrifice unto idols, hindi mo kainin dahil sa nagsabi. Hindi dahil ini-offer. Hindi. Ang sabi pa, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Binalik-balikan. No? Binalik-balikan. Ang hindi pagkain natin ay doon po sa nagsabi. Verse 29, conscience I say, not thine own, hindi sa atin, but of the other. For why is my liberty judged of another man's conscience? Ayan, napakalinaw po dito sa mga turo ng Apostol Pablo na hindi po nagbabawal ng pagkain ng baboy, bagkos. Meron pong tao na mananampalataya na kakain sa lahat ng bagay. No? Ang iba dyan, mamimiloso po, kahit bato, bakal, hindi po. Ang ibig sabihin doon, yung pagkain na gusto niyang kainin, ibig sabihin, walang bawal. Pagkasabihin, he may eat all things. Wala siyang pinagbabawal sa kanya, kainin niya lahat. Para sa ginagawa niya yon as a Christian, wala pong problema. Kaya mali po ang aral ng SDA na pagbabawal ng baboy. Wala po yan sa aral ng mga apostol at ng Panginoong Hesukristo. Sila po ay humuhugot lamang doon sa Old Testament na aral ng mga Hudyo. Hindi po tayo mga Hudyo, mga kaibigan, mga kapatid. Sa kanilang paggawa niyan, sa pagsunod nila niyan, nananatili pa sila sa kanilang laman at inaamin nila na sila ay hindi iglesia ng Diyos dahil sila ay sumusunod sa aral na hindi po aral sa iglesia. Dito po sa Romans chapter 8, 1 Corinthians 8, makikita po natin dito na this is all about pagkain. Now ngayon, dito po sa verse number 8, mababasa po natin. But meat commendeth us not to God, for neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse. Ang sabi, but meat commendeth us not to God. Hindi po dito basahin natin sa Tagalog, sabi, datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Hindi yan magtataguyod sa Diyos sa atin. Kaya ang mga aral ng Apostol Pablo, wala po, walang pinagbabawal. You may eat all things. Meron pong tao dyan, huwag nating i-judge. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 8, na hindi magtataguyod sa atin sa Diyos ang itong mga pagkain na ito. Tapos dito sa 1 Corinthians 10, lahat ng pinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo at lahat ng ipaghanda sa pista ng mga hindi sumampalataya at nandoon ka, kainin mo. Ang wag mong kainin, number one, kung yan po ay makatitisod sa kapatid. Number two, wag kainin kung merong nag-reveal na yan po ay inihain sa Diyos-Diyosan. Yan ay hindi natin kakainin for the sake of those that reveal it or that showed it or yung nagsabi. Yun yung aral ng Apostol Pablo sa iglesia. Wala pong pagbabawal ng baboy. Ito pa ang kanyang aral, mga kapatid. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 4. Dito po sinabi ng Apostol Pablo, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ito po ay pagtalikod sa katotohanan, sa pananampalataya, hindi po sa kanilang pananampalataya, hindi po ito mga believers, kundi ang katotohanan ay hindi nila paniniwalaan at mga kinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Meron pong tinatawag ang Apostol Pablo na mga aral ng mga demonyo. Ano-ano ito? Verse number 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Meron pong ganitong aral. Kaya itong aral, hindi po yung nangaral. Itong aral, okay? Yung aral na ito, ito po yung aral ng mga demonyo. Pinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Napakalinaw po ang utos ng Apostol Pablo dito. Sinasabi na ito ay doktrina, doctrine of devils. Doktrina po ito ng demonyo. Pagbabawal na pag-asawa at paglayo at pag hindi pagkain ng lamangkati or meats.
which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Bakit? Verse number 4, for every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Napakalino po, when Paul is talking about pagkain, bakit wala pong sinasabi ang Apostol Pablo, kahit ang Panginoong Hesukristo, na huwag kainin ang mga ito? Dahil hindi po yan ang aral ng Biblia. Ang unang objection or unang argumento is that tayo na mga hintil, pagka tayo'y sumampalataya, magiging spiritual Israel tayo. Tama po yun. Tama po in the sense na tayo ay magiging bayan ng Diyos, magiging mga tao ng Diyos. Dahil ang bayan at tao ng Diyos sa Old Testament, mga Hudyo. Kaya spiritual Israel, hindi sa laman, dahil magiging tao tayo ng Diyos, magiging peculiar people. Galatians chapter 3 verse number 28, sabi dito, verse 27 and 28, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Kaya tayo, nakita po natin dito na magkaisa po tayo if we put on Christ, if we are in Christ, if we are a child of God, if we are part of the family of God, then we are one in the body of Christ. Pero ang argumento nila, dahil spiritual Israel tayo, kung anuman ang utos ng Diyos sa Israel, ganun din ang ating susundin. Mali, hindi po yun ang utos ng Apostol Pablo. Hindi yun po ang utos ng ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, meron po siyang aral patungkol po sa iglesia. So hindi po ang aral ng mga Hudyo sa Old Testament, ganun din ang aral ng mga hintil at ng iglesia. Hindi po, magkaiba po ang aral ng iglesia sa aral ng Hudyo. Kaya wala pong ganon na itinuturo ang mga apostol, Apostol Pablo or even ang Panginoong Hesukristo. Dito po tayo ikalawang objection. Ang sabi po dito na meron pong tinatawag na dito sa ating binasa kanina, ito daw po ay myths or broma. Clean daw po ang ibig sabihin. Hindi po ang ibig sabihin ng Greek na broma ay hindi po clean. Ang ibig sabihin po are meat or food or victuals. Ito po ay ating mababasa kahit sa mga concordance. Sabi po dito, itong meats na ito ay, ayan, sabi po dyan is food, literally or figuratively, especially ceremonial articles allowed or forbidden by the Jewish law. Meat, victuals. Sa ceremonial ng mga Hudyo, meron pong tinatawag nila na forbidden or allowed. Ang tawag po doon, broma. Hindi po ibig sabihin na broma ay yun lang makakain. Hindi po ganun ang turo sa Biblia o kahit ang kahulugan ng broma. Ang kahulugan po ng broma ay food. Meron pong food ang mga hintil, lahat food sa kanilang kakainin nila, food po nila, broma ang tawag. Meron pong food sa mga Hudyo, allowed or forbidden, broma pa rin ang tawag doon. Kaya meron din pong objection na ang baboy at ibang mga pinagbabawal, hindi raw yun pagkain. Mali. Yan po ay pagkain na pinagbabawal. Bakit? Kasi isa po, magiging luko-luko po ang Diyos kung sasabihin niya, huwag kainin ang hindi naman pagkain. Hindi po, pagkain pa rin yun dahil kinakain yun ng mga hintil. Kaya hindi pinapakain. Hindi niya pinapakain. Pero pagkain doon dahil pwedeng kainin yun. Hindi yon kahanay sa bato at bakal o anumang mga bagay na hindi pagkain. Ito ay pagkain na pinagbabawal. Pero ito'y kinakain ng mga hintil. Dahil dito po sa Biblia, kahit merong pinagbabawal na kainin ng mga hintil, ng mga Hudyo, pinapakain sa mga hintil. Ito po, babasahin po natin mga kapatid, dito sa Deuteronomy chapter 14.
verse number 21. Ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 14 verse 21, ye shall not eat of anything. Ito, itong ye, the nation of Israel. Ye shall not eat of anything that dieth of itself. Thou shalt give it unto the strangers that is in thy gates, that he may eat it, and thou mayest sell it unto an alien, or strangers, or Gentiles. For thou art an holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid of his mother's milk. Ayan, ang sabi po dito sa talata na kahit pinagbabawal man yan sa Hudyo, pinapakain sa Hintil. Ibig sabihin, pagkain na pinagbabawal. Hindi sasabihin na hindi raw pagkain. Pagka broma kuno pagkain po yun. Hindi po. Ibig sabihin ng broma, food lang or meat. If it's forbidden or allowed, broma po ang ibig sabihin, ang tawag po doon. Tapos magagamit pa rin yan ng Greek na akatartos daw yung unclean. Totoo po, ang Greek word ng unclean ay akatartos. Kaya yan po ang ginagamit sa lahat ng mga unclean. Pagka unclean, unclean spirit, unclean garment, basta ang word na unclean po, yan po ay akatartos. Hindi po ibig sabihin na, pero sa konteksto po ng pagkain, pagkasabihing unclean, magiging noun po yan, no? Adjective na maging noun, no? Parang yan, adjective na parang noun, no? Unclean or common, koinos, yan po ay common, yan ang ibig sabihin po doon ay defiled, unclean, the same po, defiled or nagiging unclean pa rin. Basahin po natin sa Aklat ng Gawa. Dito po sa Aklat ng Gawa, verse number 14. Sabi po dito, ayan, common is koinos. Sabi po dyan, common that is literally shared by all or several or ceremonially profane. Profane, common, defiled, unclean, unholy. So ito po ay synonymous lamang, common or unclean, akatartos. Ayan po yung unclean. Kaya ang clean po ng Greek ay kataros. Yan po yung clean. Kaya ito po yung ginagamit ng itong, for example, itong clean at sa chapter 10 ng Matthew, ito po ay unclean spirit, akatartos pa rin. Unclean spirit dito po. Ito unclean. Ayan. Akatartos pa rin yan dahil yan po ang Greek word ng unclean. Pero hindi po sinabi ng mga apostol na meron pong clean broma o kaya dapat, no? Dapat akatarton, bromaton, kung ganun ang case niya, no? Kaya dapat meron pong unclean or clean, pero wala. Pagka broma, forbidden or allowed, broma ang ibig sabihin doon ng mga Hudyo. Pero sa mga Hintil at sa iglesia, wala po ganun ang itinutukoy po ng Biblia. Ngayon, meron pong isang pinaka-isa nilang argumento, ang 2 Corinthians chapter 6. Verse number 16, sabi po dito, yan, verse number 17, wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord, touch not the unclean thing and I will receive you. Touch not the unclean thing. Ito ba ay patungkol sa mga pagkain? Hindi po ito pagkain, no? Ito po, ang sabi po dito, unclean thing, o kaya yung mga spiritual na, again, ang spiritual na po ang batayan ng mga tinatawag po natin dito sa ministration of the Spirit. The ministration of the Spirit is, ang batayan po dyan ay spiritual. Kaya itong mga unclean thing dito na sinasabi ng Apostol Pablo, hindi po ito pagkain. Hindi po ito, hindi po siya na tumutukoy po sa pagkain. Ito po ay tumutukoy lalo na po sa fellowship, the temple of the living God. And a relationship, ganun, no? At ang lahat ng mga unclean, lalo na po itong mga kasalanan, tinatawag po din tawagin natin unclean thing yun. At wag natin yung along with the ihalo doon sa pagkain. Dahil ang daming pagkakataon ng Apostol Pablo nangaral patungkol sa pagkain, never po niyang binawal ang pagkain ng baboy. Ngayon, meron pong isang argumento na ang mga apostol ba kumakain na hindi po tayo nagbabatay again sa aktwal na pangyayari
na talagang kinain nila at isusulat pa nila. Kumain kami ng baboy. Hindi po ganun. Napakababaw na palusot po yun. Ang ating pong binabatay ngayon, binabatayan natin, yung aral nila. Ano ba ang aral ng Apostol Pablo? Kainin lahat. Huwag magbawal ng pagkain dahil yan po ay aral ng demonyo, yung pagbabawal ng lamangkati. Aral ng demonyo po yun. Kaya hindi po yun aral ng mga apostol, ni aral ng Panginoong Hesukristo. Meron din po silang objection na dito po mababasa sa Isaiah chapter 66. Ito po ay ating babasahin sa 66 verse number 17. Sabi dito, "They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh and the abomination, and the mouse shall be consumed together, saith the Lord." So ito daw ay, yan o, kumakain ng baboy daw, ay siya daw ay hahatulan ng Diyos, ay hindi po ito mga hintil at ang iglesia. Bakit, mga kapatid? Ito po ay tumutukoy sa mga Hudyo na mga makasalanan, or they are not disobedient. No? Sila po yung mga disobedient sa Diyos. Dahil ang sabi po dito, "They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens, behind one tree in the midst," nasa likod ng kahoy, kumakain ng karne ng baboy at ng abomination. Bakit sa likod? Kasi nagtatago. Bakit sila nagtatago? Dahil sila'y pinagbawalan. Hindi ito ang mga hintil. Dahil ang sabi dito, "For I know their works and their thoughts. It shall come, and I will gather all nations and tongues, and they shall come and see my glory. And I will set a sign among them." Ayan, yung among them na yan. Hudyo po yan. "And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pol, and Lud, and draw the bow to Tubal and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles." They shall declare my glory among the Gentiles. So ang mga Hudyo na ito, na sila yung pinagbawalan na kainin ang mga pinagbabawal, sila po yung nag-sanctify sa kanilang sarili, pinupurify nila ang sarili nila, pero sa likod doon, kumakain sila ng mga ganitong pinagbabawal ng Diyos sa kanila. Hindi po sa atin. Kaya huwag po kayong maniwala sa mga nagtuturo na bawal kainin ng baboy. Wala po yung turo sa Biblia na ganoon. Ang gusto lamang nilang mangyari is that dahil ito ay tinuturo sa kanilang leader, sa kanilang founder, ay ito ang silang susundin. Pero ang Panginoong Hesukristo, ang Apostol Pablo, hindi po nangaral ng ganitong aral. Wala po, dahil ang turo ng Apostol Pablo, kahit anuman, no, whatsoever is sold, no, doon po sa pamilihan, kanin ninyo. "For the earth is the Lord's and the fullness thereof." Ito po ang aral sa iglesia. Ang aral sa iglesia ay huwag lang matisod sa pagkain ang iyong kapatid. At huwag mong kainin kung sa pista ay mayroong magsasabi doon, "Hain sa Diyos-Diyosan," dahil sa kanya na nagsabi. Hindi dahil hain sa Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos-Diyosan, ang sabi ng Apostol Pablo, hindi po yon, walang kabuluhan yon. Hindi po yon na talagang totoong Diyos. No? Hindi po yon totoong Diyos, Diyos-Diyosan nga eh. Kaya hindi yon maka-apekto sa atin. Liban na lang kung may magsabi, huwag natin kainin. Kaya ang baboy ay pwedeng kainin yan dahil sa panahon ng Panginoong Hesukristo, noong pinalayas niya yung mga demonyo, napunta doon sa maraming baboy at nag-alaga yun ng baboy dahil kinakain yon, binibenta nila yon. Kahit ang the parable of the prodigal son, meron din po doong namasukan siya na nag-mag-alaga ng baboy dahil meron talaga yan sa mga hintil, walang problema dahil hindi po tayo ay binagbawalan at hindi po tayo ang pinagsabihan dyan, kundi ang mga Hudyo. Kaya tayo na mga hintil at magiging Kristiyano tayo, hindi po tayo, ang aral po natin, aral sa iglesia. At ang aral ng iglesia, Panginoong Hesukristo,
ang mga apostol, lalo na Apostol Pablo, 13 epistles po ng Apostol Pablo, 14, isama natin ng Hebrews, sa panahon na siya'y magtuturo about pagkain, wala po siyang binabawal. Bagkos, pinapakain niya lahat. Lahat ng sa pamilihan. At lahat na ihain sa inyo, kanin ninyo. Wala po yung pagbabawal sa pagkain ng baboy. Kaya, pwede kang pwede mong kainin yan, na mga Kristiyano. Huwag po kayong maano sa budhinin nyo dahil wala pong aral ang apostol, mga apostol at Panginoon Jesucristo na ibabawal po yan. Pwede po yung kainin at kung hindi lamang matitisod ang iyong kapatid at hindi po yan hain sa Diyos-Diyosan at may magsabi na ito'y hain sa Diyos-Diyosan, sa panahon na yan, huwag nating kainin alang-alang sa nagsabi. Kaya dito po natin na nakikita mga kapatid na wala pong pinagbabawal sa mga Kristiyano sa pagkain ng baboy. Pwede mong kainin yan, kung hindi dahil for health reasons or preference, pwede din po na huwag mong kainin yan. Pero pagkakakain ka dyan, hindi ka nagkakasala dahil hindi ka inuutusan na huwag kainin. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Naway meron po kayong natutunan. Sa susunod ulit, God bless po sa inyong lahat.